Maayong adlaw mga kamarites ng CLMMRH. This is Tolits, aka Tol, anong latest? Alain, welcoming you sa second season, episode 7 sang Ano ang Latest, Marites? Ang nagasiling, nagaulan man o nagatagiti ang init, wala sang Marites nga gapasingit para sa latest kag legit nga chismis. Kagyari ang aton resident seismologist Marites Karen Lachancito kag Aaron Kenny Cyrus. Maayong ugto si LMMRH Pip! Hello, Tolit sa Hello, Maring Karen! It's good to see you. I miss you too. And of course, maayong atig palanyaga sa aton mga kamarites nating tunay. Wow, grabe, kadasigit sang tiyempo, Maring Karen, no? Kay manug tapos na ang month of April. And of course, sa ating mga kamarites... Tapos na! Tapos na gali. Yes! It's already May 8. Okay. No? And we are now back to bring you the hottest factual chismis right at your doorstep. Natingala ko bala. Ano nang sash mo? Kag nga may... sash kita nga duwa. Yes. Okay, go Tolets. So actually, yesterday we celebrated the International Health Workers Day. And of course, actually kami ni Maring Karen daw nakibot man nga may sash ni kami. Correct. Unexpected. Kung natingala ko gani, kung kupa si kay Pirmi kita nakita sa Marites, that's why nabutuhan kita. Anyway, thank you very much, PHU, headed by Dr. Ayeline, for facilitating, for recognizing the efforts, of course, of our health workers day yesterday. So, thank you very much. Thank you very Enjoy much. Enjoy gid kami and all our health workers here at Corazon Luxin. And of course, with this award comes with a greatest responsibility. Wow, anyway, but for us, no, as being awarded with this award, we continue to at least no encourage our employees to find joy despite yes. the pressures of the work that mm-hmm. we do. And of course, Maring Karen, bago natin i-introduce ang aton nga topic for the day, let us not forget to greet and shout out sa aton nga dynamic medical center chief, Dr. Julius M. Drilon. Hi, Doc. Good afternoon, Doki. And of course, sa aton mga beautiful division heads, down to the our very good-looking, blemish-free nga mga empleyado dili sa Corazon Luxin. Free! And of course, ang akon mga upod na sa Medical Social Service, Malasakit Center. Hi! And of course, hindi ko man pagkalipatan ang akon nga mga kaupod, ang akon mga co-workers sa Nursing Service Division. And talking about nurses, we are celebrating our Nurses Week. Okay, intro pa lang na ha. We are celebrating our Nurses Week, so we will take off our program on May 15, then followed by our second day, that will be May 22, and our culmination or our closing program will be May 23. Hello, Ma'am Marshall, and all the nursing administrators. Yes, hello also to Ma'am Marshall. And of course, no, we really look forward, Maring Karen, sa inyong upcoming celebration. And of course, few reminders lang, antes kita mag-start. You know well that we are preparing the two important events dili sa aton nga hospital, major. So please do not forget ang aton nga 6S and of course ang aton nga internal quality audit. Yes, we have our 6S, we have our internal audit, and of course our Nurses Week. Okay, simana subong sa mga nurses. Okay. And so let's Maring Karen daw ano naman subong ang aton nga itako. Nabatyagan mo ba lang init? Yes. Yes, and our topic today is very aligned sa aton nga unexplained kumbaga ang weather naton subong is tama gid ka init. Okay, ang heat index subong nagalabot na kun kaisa sa 43 and some other places sa Philippines nagareach 47,
48. That's why ang iba naga-cancel sang klase, kag naga-zoom in na lang kita. Okay? So, keep yourself hydrated drink plenty of water. Okay. Drink plenty of water and stay hydrated and beautiful inside and out. Wow, doble package. But anyway, Maring Karen, what is this all about, ang atong nga topic? Since it is related sa aton nga heat index with the changing weather conditions that we have. Amo ini ang pertuses. Pertuses? Okay. Very interesting. Very interesting. Karen, okay. Mamati gid ko ni karon sa and aton of course, nga mga guests. Maring Karen, we are privileged here to have our two hot and handsome infectious disease specialists to discuss no ang amo ni nga topic. Ang very alarming naman nga pertuses. Okay, and to explain further kung ano ang pertuses, let me introduce our first guest. Actually, may spot ni siya sa akon. Kay upod gid kami ni, my first employment diri sa Corazon Locsin is July 15, 2015. Siya gid niya ang amon nga upod sa floor 1. Our first special guest for this afternoon is a graduate of CLMMRH Internal Medicine Residency Program and an adult infectious disease specialist. Let us all welcome Dr. Jose Eladio Planta. And of course, Maring Karen, our second guest is also a batang CL since he is an alumnus of our pediatric residency program and now a pediatric infectious disease specialist. Let us all welcome mga kamarites nating tunay, Dr. Elmer Hilary Balbin. Hambang chismis pa ako dire. Welcome doctors to our welcome. Ang latest marites. Doc, any greetings to our televiewers subong? Thank you gid sa invitation. Yes, ako doc. Ako gid amo pasalamat, especially sa internal medicine nga makapathag kami. Kung ano ni ang tinatawag nila nga pertussis. Okay. Doc Balbit? So, good morning everyone. So, greet ko lang ako ng mga colleagues in the Department of Pediatrics. So, good afternoon to everyone. And hopefully, ako makashare man kung ano ang pertussis when it comes sa mga bata naman. Okay. Kaya at the moment, may ara kitang kaso, no? Sa pediatric ward naton, subong. Okay, Doc. Doc Planta. Doc Balbin. May ipakita kami sa inyong video. And from there, lantawon natin kung insakto ang sabat sang aton ng mga kamarites kag mga toilets natin sa CLMMRH. Okay, ready na pala ka mo? Ready na, toilets alin, maintain the momentum and energy. Pasok! Thank you mga Mars, kag sa aton nga special guest today. Subong naglibot-libot ako sa wards, kaya maging random, audit naman ako ng mga staff natin. So, let's go! Ma'am, good morning! Ma'am, para sa imo, ano ang pertussis kag ang simptomas niyo? Pertussis? Ang pertussis, isa ka sakit sa usually mga bata ang ilagi na igo ang iya simptoma ubo nga daw mahaling tulad human siya sa COVID pero may upod nga hilanat. Ma'am, para sa imo ano ang pertussis kag ang mga simptomas sini? Pertussis also called whooping cough. Mm-hmm. So, ang sound itself nga whooping. Doc, good morning. Doc, para sa imo ano ang pertussis kag ang mga sintomas sini? Ang pertussis, sir, masakit sa ubo, and then gabarukoy ang pasyente makakuha ni sa if gaubo ang mga bata, usually kaapektuhan mga gagmay mga bata nga wala na bakunahan sa pertussis nga vaccine. Thank you so much, Doc. So, malaga na kami sa next naman nga ward. Thank you, guys.
So there you have it, doctors, no? And we are much happy to have Dolitz Alain. Yes, aton, thank you, Tolitz. Yes, and of course, aton nabatian ang mga sabat sang aton mga empleyado. So I will repeat the questions, Doc. So are you ready? Yes. Formal. Are you ready? Kapormal kay mga handsome. Handsome. Ako seryoso kay Doc Plant. Anyway, so we'll go. Sa for the question number one, para sa imo, ano ang pertussis kag ang mga simptomas sini? Who can? Okay. Doc Balbin. Hello. So, kung sa dabalaan naton, syempre ang pertussis haligi na sa isa ka bacteria. Mga ngalan niya, Bordetella pertussis. So, sa una, ra na nasaya. That's why subong may mga bulong. Doc, repeat, Doc. Botal. Bordetella. Bordetella. Pertussis. Okay. Pertussis. Ang ngalan niya. So anyway, so ang sa word na pertussis, ang sa mga bata naman, usually yung pertussis, may gina-follow na siya ng mga stages or mga phase. Tatlo lang ka-phase. Ang first is nga tawag namon nga catarrhal phase. Sabi sa nga, ang simno siya sipon lang, kisa, okay. Sakit sa tutunlan. Okay. Doon, first naman lang nga doga flu ka lang. Okay. Ang mga gina-ginabatsyag na sa first phase. Ang first phase na, catarrhal. Nasal catarrh. Na first na yes. So usually mag-last na 1 to 2 weeks for children. Ang next naman nga phase, amo na siyang pinaka-kwangid nga mabalata is the paroxysmal phase nga da nagagawa si whoop nga masigi-sigi sa ubos ang gupi do do ginasuyop yang iyang ginhawa. Okay. Amo gid na ang phase nga makita amo gid nga gabarukoy gid sila. Ang pinaka-last for us is the convalescent wherein ang the symptoms ara pa pero galesen na. So those phases pwede gid na siya mag-last for sometimes 1 to 2 months. So that's why sa mga parents ta healthcare workers hindi kita ma-expect na madula siya dayon isa kaadlaw, dua kaadlaw. Kisa sinimana pa na for pertussis itself. Okay. So, batianin nyo to ang ambal ni Doc Balbin, ha? Tatlo ang stages. Okay? Catarrhal. Catarrhal. Paroxysmal. Paroxysmal and convalescence. Okay. Any additional Doc Planta? So, thank you, Dr. Balbin. The reason nga agin ang pertussis most commonly or kalabanan mga bata gina ang gakaapektuhan subot silingon mas morbid mas damo gakapatay. Supposedly dapat wala na ning pertussis. Okay, kay tungod nga part na ni siya sang expanded program for immunization, meaning the government provides vaccination for pertussis na sa mga bata. Yes. Oo, galing kay ti siguro may iban nga wala nakapabakuna, wala access sa healthcare. So diri na di gaumpisa sa mga bata. But ang pertussis sa mga tigulang actually hindi man siya hindi man kami protected gid kay especially number one, ang pertussis mga 60% or tunga sini wala sintoma. So kung wala ka gani sintoma, pwede ka gid kalapta kagaw. Oh. So that's number one. Okay. Okay. So ang rason nga aga bulong kita not just to treat but to prevent nga maglapta ang kagaw. Matapta nato na paglaptas ang kagaw. So that's number two. Okay. And especially sa adults, kay pwede gid or kalabanan naghahalin man ni sa mga adults eh. Okay? And hindi lang ni ang lauay nga result sang pertussis naga para lang sa kabataan, but especially sa may mga edad, like 65 years old, may mga sakit, like COPD, o mga sakit, balang adugay, kapanigarilyo. Delikado man sa mga babae nga nagabusong. Okay? So, amo na siya nga, importante man nga malbalaan sa mga tigulang, or sa mga adults, nga ang pertussis, hindi lang para sa mga bata, kundi para man sa mga, ang risgo sini kagang sakit nga ginadulot sa mga tigulang. Okay, so you mentioned Doc vaccination. Correct me if I'm wrong, kay ti ako dumduman kuya gid kay nabasahan ko yang akon nga child immunization history. So I received DPT. So diphtheria, pertussis and tetanus. So that is already kumbaga safe ka na. Or because I received already the pertussis na bilong sa tatlo. Okay, in a sense, yes. Oo, galing kay Gawain na siya. Okay. Butang tabiway ka, pakapabakuna, tapos nagka-pertussis ka. Ang second mo na nga pertussis is not as bad as the first, but wala, ang point lang na da, wala na siya ga-confer immunity, but silingon, hindi ka protected just because nakaagi ka na pertussis. Oh. Okay, but ang primary series, nga ginahatag sa ato, ng DPT. Yes. Oo, DPT, amo na siyang
dapat gid nga ihatag part mm-hmm. kina sa ang EPI. Yes. Now gawin na siya after 5 to 10 years. Given nga amo ni subong, we usually recommend a booster for ages 10 to 11, no? And then sa adults 10 also, to 11 years old. 10 to 11 years old. Wala kuna. Oh. Wala gi kuna iya kaya I know sige do. High risk nga individuals, ga recommend man kami. Pero lain na siya nga types ng vaccine subong. Mm-mm. Tdap na na siya. Ah. Oh, hindi na siya TPP. Okay. Oh, okay. Malain-lain na siya nga klase ng vaccine. So, sa pertussis vaccine, check to tomba ni Dr. Planta. Usually, ang Department of Health, through the local health centers, kagsa CHO, they provide the first 3 doses sa 1-year-old. Yes. Sometimes, they provide the DPT, sometimes they provide the DTaP, which is the acellular pertussis, nga may mix na naganikis ang HepaB or Haemophilus influenzae. Usually available na sa aton nga center for now. But and it's free, correct? Yes, it's free. Basta any program sa DOH, most of the time, free gina siya. Mm-hmm. But unfortunately, like what Dr. Planta said, in the long run, since a cellular siya, kag pertussis sometimes, gawin ang immunity mo. Mm-hmm. So for us, sa pediatric nga side, we recommend a booster dose at 15 to 18 months, mm-hmm. booster dose kag 4 to 6 years old. Mm-hmm. Sa adolescent, na 11 to 12, ga booster, makamina. And even sa mga pregnant, ta. Ng mga mothers, we recommend a Tdap vaccine at 27 weeks to 27 to 36 weeks of pregnancy. So we recommend that sa ila. Kag sa mga older yung mga older nga. Ako nakabaton kuya, kay nakabusong kuya Aaron. Oh, so ideally amo gid na para makaproteksyonan. Maproteksyonan ta not only ang aton lawas, pero syempre once vaccinated ta less chance na nga maglapta ang kagaw sa ibang mga tao. Yes, prevention of spreading the pertussis or the microorganisms which is ano ganitong organisms to? Bordetella pertussis. Okay. Doc, this is different from COVID, right? Yes, very different. Very different. So, ang detection siniya kuni sa COVID ginaswab kita. Uh-huh. How can we confirm nga pertussis na siya? Based lang kita sa symptoms? Sige. Okay. Ideally culture. Para at least kabalo sila. Culture na siya. Galing kay medyo difficult kay lain ang culture nga ginagamit. But magsiling kita in terms of paano mo ni siya i-confirm ano ang standard, ang gold standard culture. Okay? Yes. Although a few select labs are able to do it. But we di nakita subong, number one, PCR testing. Kung if you can remember the RT-PCR sa COVID, same man na siya nga principle or same nga prinsipyo sa pag-testing, kumbaga. And then, kung mga dugay na binga sintoma, we can use serology. Mm-hmm. Ang serology, sina daw parehas na pala sa HBsAg, hepatitis B antigen, salmonella nga antibodies, mga amo sina bala or sometimes we do use the napareus man nasa sa COVID ng antigen testing do amo na siya in principle. Ah, okay. Yeah. And of course doc, now we have a question. One question from Ma'am Sharine. So okay. is there may available stock sa market sang vaccine and how much does it cost? Sige, doc. So sa pediatric na side, ideally kung less than 7 years old, ang na-recommend namon is the DTaP, which is the DT, the Dutch acellular pertussis nga vaccine that we give for amo na may available ta na nga stock, pero it's more mix of 5 in 1 or 6 in 1. May available ta na but since ang gina-offer diba sa sentro ta is until 1 year old lang. So private clinics lang na siya maka-offer for now. Okay. Usually, it would cost yung SRP will be around 4-5 for... Ma'am Sharine, 4-5. Yeah. Okay. Pero 5-in-1 or... 6-in-1 na siya. 6-in-1 na. Okay. So, kung more than 7 years old ka, it's Tdap na. Amo na siya ginatag sa mga adult. Mm-hmm. Most of the time, the SRP will be around 2-5 sa private clinics na siya. 2-5. For Tdap. Tdap. Yeah. Okay. So... may other question ka pa, Tolitz? And to clarify lang, Doc, no, kung ang pertussis sa adult, mostly asymptomatic, tsakto? Though nakita nila nga, the almost half sina, though wala sintoma. Sa adult na adult lang. Pero mostly sa pedya may... Sa pedya, amuna, ang age group na nga may makapiktado, it will be those less than 6 months old. Sila. Manotice mo, because sa census nato on sa hospital, most of the patients nga gaka-admit, gaka-intubate, and syempre may isa ka-case nga napatay, are those mga 6 months and below. Kaya for number one, ang immunity is not as robust as adults,
pagtikag sila, wala pa nang iba nagaan sa vaccination. Or wala nila gina-avail sa center. Yes, isa pa gitna ka isa issue. Isa pa gitna. Okay, so mga mothers, okay, so avail the program of the DOH as to the vaccination. Ay, kahit libre. It's for free. Yeah. Nadumduman ko na ya, Dok, nagapila ko na ya sang una sa Barangay Granada. Tutuod, nagpila ko na kaysa sa mabayad pa ko. Siyempre, pigado man, pigado, so you have to avail it. Early in the morning, gapila na kami. Okay? Fall in line is the key po. Wow. Anyway, but we at least encourage no ang general public that we have available services, especially ang aton nga vaccination for pertussis. So they could just go doc sa ilang nga local city health office and parang health station. And kung less than 1 year old. Less than 1 year old. Pero kung mga more than one, most of that time private. Private. For now. For now. But we will look forward that later on ma-offer naman siya for ano. Okay, and you mentioned, Doc, 3 stages. Catarrhal, paroxysmal, and... Okay, so, ang specific lang da sa first stage is the runny nose, galuwa-luwa mata mo. Sore throat, ang iba may mga low-grade fever. Mm. Oo. Pero ang catarrhal face pa, kuha mo na siyang face nga pinaka-laton, actually, most contagious na sa nga face. Kung lang tawag mo sa libro, less na lang ganit sa ulihi kung gasigi ka paroxysms kay to 3 weeks after hindi ka na contagious according sa book namon. Okay. So kung kasipon-sipon, kadra ka gita most makalaton sa iban. Okay, so that is why we have to continue wearing our mask, face, your hand, hand washing, face mask, and of course, kailawas mo na, kabalo ka. Kag so, ang cough etiquette, pag hindi mag-ubos, itabunan, oh. Ginila. E, may yes. Iban mag-cough, amo gini, open gini ang mouth. So, amo na kiss, Okay, thank you, Gidok, ha. I hope ang aton nga mga Kamarites ubo nga nagalantaw, nasanagan, kag somehow may idea what is pertussis or what we call whooping cough or dagabarukoy. Correct, Doc? Amo na sa binocular naton, ang whooping cough. Basta barukoy. Barukoy. Basta barukoy. Barukoy. Okay. Okay. Ang barukoy is paroxysms of cough. Uh-huh. Ang whoop nga type, pa-describe mo lang. Oo. Okay, like for example, ginatangkaso ka, biro ginanumunya, pwede ka man magbarukoy mo. Oo, correct. Oo. Or asthma ka, may barukoy ka man. Oo. Ang na kung baga, ang posisyon mo gani, Dok, daw ginapaayunan mo na lang para nga daw hindi magsakit ang tiyan, ang dughan. Ang whoop yun, nagsadog-dog na suyop mong hangin. Sa gamo na, pili mo daw gauntat, kamala, gundat, kaginhawa. Tama na isang nga mga bata na mag-ubos, nag-up niya, sila pili mo daw gakuan. Up niya means absence of breathing. Okay, nadulaan sila sa pagginhawa. Okay, let's go now to our question. Number 2. Toilets, Alain. Pasok! Ba, mga mas, parang pinagin siya kainit, subong hindi ginagkaya sang self, kaya, but, for the challenge, ini sa akon, kaya dapat ganito man challenge ang aton yung mga staff for my last question, so, kakayanin dapat nila, okay? Hello everyone! So my question is, paano ayhan makakuha ang mga tao sa masakit nga pertussis? Ready? Go! Dok! Ano to? Paano makakuha ang isang katawo sa masakit nga pertussis? Pag may gaubos sa palibot, tapos wala kaga mask. So dapat mag-face mask gid. Thank you. Dok! Para sa imo, paano makakuha ang mga tao sa masakit nga pertussis? Kung wala sila ka pa vaccinate. Good morning everyone. Paano ayhan makakuha ang isa ka tao sa masakit nga pertussis? Ready, go. Doc. Droplet nga transmission. Doc, what's your answer? Exposure to family members nga may prolonged cough man. So, droplet man technically. Okay. Yep. Last one. Doc, paano hen makakuha ang isa ka tawo sa masakit nga pertussis? Oh man, exposure gid laban.
Thank you. Doc, good morning. Hi, Doc, para sa imo, paano makakuha ang isa ka tao sa masakit na pertussis? May amon ni gali. Usually, ang pertussis ng makalato na sa via droplet, wala nga large droplet. So, kung mag-ubo ang isa ka pasyente nga may pertussis, kag mahaklo, wala ang droplet na nga iabilaway, di amon na siya makalaton sa via droplet, nga large nga droplet. So, para maiwasan, masuksok sa mask. Dok, good morning. Dok, para sa imo, paano ayahan makakuha ang isa ka tawo sa masakit na pertussis? Oh my God. By not using face mask, also ng ano, if hindi siya vaccinated, sang DTaP, then, amo na. Thank you, Dok. Friend book. Yes. Good morning! Ma'am, para sa imo, paano makakuha ang isa ka tawo sa masakit na pertussis? Droplet. Thank you. There you have it, Doc Planta and Doc Balbin. Ang mga questions, ang questions nga, ikaduwa, nga, na challenge sila kay Doc kay Tolis Alain. Kay ang area nga ginkantuan niya ang pinakamasako ang emergency room and pediatric ward. Wow. Nga subong may ara kita nga case of pertussis. Makarelate gina si Doc Balbin. Okay, so liwaton ko para sa inyo paano ayhan makakuha ang isa ka tawo sang masakit nga pertussis kag paano naton ini malikawan. Sige. In short or to simplify lang ang mga bagay, basta gaubugan ni malatnan kagidna kung ginaubuhan ikaw. Okay, so tanan nga kagaw or tanan nga kasakit nga gaubo biskan allergy naman. Doc sa kagaw okay. May allergy cough abiduki. Basta kagaw nga makakausa ubo pulmonia man na influenza, in principle or in to simplify lang. Kaya may iban nga pwede. Like for example, varicella, B, or sulalo, pwede mo na siya makuha through the airborne. But ang pertussis, makuha mo gina siya. Yes, correct. Droplet. So mahaklo mo in a way. So para matapna mo, ang first and foremost, ano kagid? Panghugas kamot. Okay. Wash your hands. Okay. Pwede nga makuha mo na ang mga dupla, ang ubo. Maubuhan ka bi, kag ma-expose ka, pwede mo na mahaklo. Okay, number two, siyempre, pagtsuksok sang mask. So, ang klase sang mask, pwede na actually ang surgical mask. Okay. But, kung may mga procedures abi, nga nag-release agid, or gabigid ang ubo sang pasyente, dapat may N95 mask ka na. For example, nag-suction abi sila, Doc, no? Or ma-intubate sila abi. Or ma-endoscopy abi. Okay, so wash your hands, wear your mask, and kung matalsik gid nga may procedure nga na it involves talsik, you have to wear your N95. Okay, ano pa gid, Doc? So, chak tutong hambal ni Dr. Planta. So, for pertussis, droplet transmission ni siya, magamata droplet, usually mga 0.5 micrometers lang na siya. Unlike sa mga measles, varicella, TB, airborne na sila. Kung droplet, suffice na gina ang face mask. Okay. Pero syempre, it also comes with the standard precaution. Like what Dr. Planta said, hand washing, cough etiquette, ikip na gina siya always. Okay. Pero kung may mga aerosolizing procedures ka, syempre, N95 gina most of the time. So, kasi ma-ask mo about mga gloves and gowns for pertussis, most of the time, hindi magina kinanglan. Unless siguro kung ang sipo niya sa chan niya, siyempre mga kwan ka na, kung galalapaw na ng mga secretion, o sige, pag-glove. Pero most of the time, surgical face mask will be enough for for the prevention of pertussis itself. Okay. And Doc, may nag-anot to sa aton nga screen from Dr. Bermejo.
Ano yung whooping cup challenge? The joke. Anyway, can our guests, the two of you, act out the whooping, like for demo, paano ni ang whooping cup? Doon na demo, kung na ito kagina. Liwat. Liwat. Gaanda lang si Dr. Bermejo link sa YouTube. Okay, oh. Kailangan ko niya, hindi ko yung guest. Correct, correct, correct. Basta ubo. Pero law, ay kaluluwa isang bata, makakita mo sa nag-whooping cough as in, feeling mo daw madulaas, laging hawa. But aside from washing hands and wearing proper personal protective equipment, and that includes our mask and N95, of course, proper hygiene, Doc. Yes, and of course, you have to boost your immune system. You have to eat well. And of course, you have to sleep and rest para ang imong immune system magbakod. Yes. Correct, Doc? Yes. Okay. So, amo lang gid na, no? Oh, immune system. Kung makaya, syempre, mapavaccine. Vaccine. Kung gusto na magbabooster, pwede. Okay, 4-5 and the other one is 2-5 for a private clinic. Wow. Okay. Wow. Kaya ang ato niya nga sa health center, less than 1 year old na ya. Correct, no? Yes. Okay. Ang coverage nila. Sige. So, Tolets, ano pa? May question ka pa? But by the way, Doc, pilang case natin subong sa PEDYA? Sa PEDYA ward, I think isa, duwa na lang. But I know, ang when it comes to positive cases, sa Bacolod City, ang latest namon was 10. 10. Ang positive, most of them, sa 10 na, 9 are less than 6 months old. Isa lang ang daw 8 months, I think. Mostly gijagali bata. Bata, less than 6 months. What's the difference between the, in terms of signs and symptoms sa adult kag pedya wai man? Or same lang. Mas low ay gijagapon ang pedya. When it's severe. Okay. Severe because the airway, the pulmonary system is not yet developed. Uh-oh. Immune system is not yet developed, especially for very small infants. And I notice na mo nang gakalaw ay is mga 1 to 2 months old. Yeah. And of course, ang siyempre kung mga amo na may mga bako, mga baskog na lang antibiotic na ihatag, di ba? Sa pertussis itself, you only have 4 antibiotics that are available. Ano, Doc? At least kabalo aton mga ang apat na is azithromycin. Azithromycin. Azithromycin, no? Clarithromycin, erythromycin, and Cotri. That's the 4 that gina-recommend sa aton nga Department of Health. But for children, usually ang ginahatag will be azithro kay once a day lang sa mom. Oh yes. Ang iban bigay 2 times, 3 times, 4 times. So when it comes to compliance, you have to consider man what you give to the patients. Okay, so therefore, hindi nyo pagpabayaan ang kung nagaubo na kamo for more than yes, 3 days, Doc? Na no. Siguro kung more than 3 days nga gabarukoy gid pa-check up gid nila. Yes, hindi nila pagdalon-dalon lang ako. Yeah, kuno abi daw allergy cough lang kuno but you know. Kaya specific kinadaan ng bulong for pertussis eh. Hindi na makadulot ang mga amoxicillin, co-amox. So macrolides gina ang ginahatag so namon. May specific gid siya na. May specific coverage gina siya. So that's why kung makatag may sabobim nakatag ka na amoxicillin or co-amox so siya nag-improve kag sige sa barukoy basta pertussis na siya. You need another antibiotic to cover for it. Okay, sige. And any additional errand daw na I am out of words. Yes, kay very comprehensive ang discussion. Oh, dapat ko na learn. Okay, so apat gali, then may 3 stages. 3 stages. Ano to, and of course ang pangalan sa ano gani mare. Bordetella. Bordetella pertussis. Okay. And among yung pinakaimportante, how to prevent. Wash your hands. Wear your proper mask, N95, in case kung it involves secretions nga talsik. And of course, boost your immune system, sleep, and proper hygiene. May nalipatan ako, Doc? Wala. Kompleto. Okay. Maring Karen, and of course, package. Vaccination. Cough etiquette, mag-ubos. Cough etiquette, don't open your mouth. Dapat, paano ito gani, Doc? Ang gina Hindi na. Mademo naman, anyway. They can see naman in the YouTube. Yes. Anyway, Doc, thank you very much for your time. Biskan medyo kung si Ma'am ang aton nga head, no? Si Ma'am Celestine, si Doc Celestine, nga biskan short notice lang, you grab really to share your knowledge with regards to the timely illness or disease which is pertussis. Okay, so any last message para sa aton mga kamarites nga pamati subong?
bakuna makasalba gid sang kamot. Oh, vaccination. For me, once gani may symptoms ang bata, pa-check up nyo na lang gid ha. Oo. So do not wait for how many days pa kay para maagapan. Yes, okay. As much possible, the earlier the treatment, the better gid ang outcome. Yes, because as the old saying goes, prevention is better than cure. And ang aton services diri sa hospital is open for everyone. Okay, so avail it. Okay, so ang Corazon Luxin nagahatag gid sang serbisyo nga kinahanglan ninyo. Okay, especially subong that we have already some specialty units nga nagaamat-amat na sang take off para gid ini sa inyo taga Bacolod and of course to the whole Negros province. Yes, kadasig sang tiempo maring Karen, no, before kita magtakop. Thank you so much kay Tolitz Aline, kag of course salamat gid Doc Planta and Doc Balbin for your presence here. Yeah, mga doctors with few words pero yes, swak. May buga. Mm. Doctors with few words pero may buga. Yes. May impact ganon. Saliwat, hindi kita basta-basta mamati sa huring-huring, dito kita sa Certified Marites. Tungod hindi tanan nga ginamarites, tsakto kag matuod. And of course, mga kamarites nating tunay, please do not forget our 3 check indicators antes kita magpati sa mga chismis. Dapat ang factual chismis, truthful, check. Dapat ang ato nga factual chismis, join us daw, pwede gid, verified, check. And of course, dapat ang aton nga mga factual chismis, truthful, check. Up din na naman kami sa sunod nga episode sang Ang latest Marites! Bye! Hydrate yourself, drink plenty of water!